Hi guys, and welcome back dito sa ating munting channel. And today maggagawa tayo ng kinilaw na oyster. Kinilaw na talaba. So, yung pinaka main ingredients natin, ito, dalawa, bumili ako kagabi. Yung talaba na kaano na siya, naka... Ang tawag doon ko, naka-unshelled na siya. And nag-prepare na ako ng mga ingredients para hindi masyado mahaba yung video natin. So, mayroon tayong tawag ito, ginger, tapos garlic, sibuyas, at saka siling mahaba. And mayroon din tayong pipino, okay, para mas masarap siya. Tapos, nagpagay ko ng tawag nito ng tomato or kamatis, pero ito optional lang, to ang iba hindi nilalagay. Tapos meron tayong salt and of course calamansi and pamintang durog, okay? So saka syempre meron tayong suka. So una natin gagawin, tanggalan muna natin ito naman, ah. Tanggalan muna natin ito ng sabaw, kasi hindi natin alam kung saan yung klaseng sabaw ito. So guys, ayan lang. Tapos hugasan natin kasi parang sigurado natin na malinis yung oyster natin. So tapos i-drain lang natin guys para sigurado natin na malinis. Hugasan natin ito. Okay, hugasan natin running water. Tapos ibalik natin ito. Tapos nilagyan natin ng suka. Hugasan natin ng suka guys para alam natin na so yun na guys, nabasa na natin ng suka. So ngayon i-dry na muna natin ulit. Ilalagay natin dito. Saka i-transfer natin sa isang bowl. Okay. Transfer natin dito. Saka natin ilagay sa isa yung mga ingredients. So una, lagay natin guys yung itong ginger. Sunod na natin itong ano guys, yung pipino. Tapos yung kamatis, of course yung suka. Yung suka, hinihan natin ng konti kasi hilaw to. Tapos haluin natin. Haluin natin guys. First time itong gawin guys, but I believe perfect ito. Okay. Tapos siyempre maglalagay din tayo ng asin. Okay, kunting asin lang kasi malak din naman ito. Ibig pa tayo ng konting suka guys. Tapos suka, ang kalamansi. Okay, tapos ito na, pamintang durog.
para panalo. So, ito na siya. Pinipinitsura. Guys, maganda ang oyster kasi mayaman to sa vitamin B12, yung pinaka-importante para magtulong sa red blood cell natin, supply overall sa buong katawan natin. At the same time, mayaman sa zinc, copper. So, very healthy yung guys, oyster. So, make sure na malinis yung pagka-prepares. And, kung mayroon man ano, mayroon mga hindi kaya kumain ng talagang hilaw, pwede mo siyang manlian ng mainit, maybe 2-3 minutes, tapos ako mo siya gagawin kasi may mga taong hindi kumain na talagang raw. So ako mas gusto rin ganito. Kumain natin guys ha. So medyo pagpasensya nyo na yung kitchen namin kasi medyo nagkalakihan ng tonte. So kiri na yan. So guys, tapos na tayo and sobrang sarap, pakita ko sa inyo. Medyo may kaanghangan ng konti. And once again guys, thank you for watching and thank you for the love and support. And see you next time. Peace.